ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya tumulak na papuntang Amerika. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bit-bit ang misyong marinig ang boses ng mga Pilipino at papel ng Pilipinas sa pagbangon ng ekonomiya, food security at iba pang pandaigdigang issue sa pagharap na sa United Nations General Assembly sa New York City at sa iba pang pakikipagpulong. Muling itinalagang officer in charge ng bansa, si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Times Square sa New York, nagpapatrol Pia Gutierrez. P, first time ulit tutuntong dyan sa Amerika ang Pangulo matapos ang ilang dekada. Ano oras ba dating niya at may mga nakalinya na ba aktibidad? Alvin, alas 12 ng tanghali dito o hating gabi dyan sa Pilipinas, inaasahang lalapag na dito sa New York si President Ferdinand Marcos Jr. At mamayang hapon ay sasalang siya agad sa pakikipagkita sa mga miyembro ng Filipino community sa New Jersey. Pasado alas 8:30 kaninang umaga, lumipad na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 6 na araw na working visit sa Amerika. Makasaysayan ang biyaheng ito ng Pangulo. Hindi lamang ito ang kanyang unang engagement sa United Nations bilang leader ng bansa. Ito rin ang kanyang pagbabalik sa Amerika matapos ang ilang dekada, protektado ng kanyang diplomatic immunity bilang presidente ng bansa. May nakabinbin kasing contempt order na inissue laban sa kanya ng isang US court. Sa Lunes, nakatakda siyang magtalumpati sa harap ng higit 150 leader ng iba't ibang bansa sa unang araw ng 77th pulong ng United Nations General Assembly dito sa New York. The UN is where the countries of the world congregate to discuss the most pressing challenges facing our people. Thus, it is important for us to participate in the General Assembly and to make certain that our voice is heard. I will be delivering our national statement on the 20th of September, in which I will outline our expectations of the United Nations and the work ahead, the role our country will play, and our contributions to strengthening the international system. Sa kanyang speech bago umalis ng Pilipinas, sinabi niya nakatakda rin niyang ilahad ang plano ng kanyang administrasyon para sa muling pagbangon ng ekonomiya, food security at pag-angat ng produksyon sa sektor ng agrikultura. Binigyan din rin niya ang suporta ng Pilipinas sa misyon at gawain ng United Nations. Reaffirm the country's commitment to the ideals of the UN, citing its contributions to peaceful settlement of disputes and of international law, and highlighting the importance of the UN in fostering international dialogue and cooperation. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres at ilang mga leader ng iba't ibang bansa. I will discuss with them opportunities for stronger cooperation in food security, agriculture, renewable energy and climate change, which are among the key priorities of this administration. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na tinatrabaho na nila ang posibleng bilateral meeting ng Pangulo kay U.S. President Joe Biden. Nauna nang inimbitahan si Marcos Jr. ng bumisita sa Amerika. Nakatakda rin makipagpulong si Marcos sa mga negosyante rito. I will also participate in business activities to forge more partnerships to advance our national economic and sustainable development agenda. I will be joined in these meetings by key private sector representatives who have been and will continue to be our partners in this endeavor. More vibrant PPPs will allow us to achieve the better normal that we all aspire for. Al-
Alvin, alas 5 ng hapon dito mamaya o alas 5 ng umaga bukas dyan sa Pilipinas, gaganapin ang Filipino Community Meeting sa New Jersey Performing Arts Center. Inaasahan na higit 1,000 Pilipino ang dadalo, kung saan ilan pa nga daw sa kanila ay manggagaling sa Canada. Ayon sa Pangulo, pagkakataon na umano ito para pasalamatan ng mga Pilipino dito sa kanilang kontribusyon sa bansa. Pasalamatan din sila sa kanilang suporta at patatagin palalo ang kanilang kooperasyon para sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Alvin? Maraming salamat, Pia Gutierrez. Sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Amerika, mainit pa rin pinag-uusapan ang pagbibitiw ni Executive Secretary Vic Rodriguez at pagtalaga sa kanya sa binuhay na posisyong Presidential Chief of Staff. Pero kinontra po ito ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang pagbuo ng Office of the Presidential Chief of Staff sa isang memorandum na isinumiti sa Pangulo. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na inirekomenda ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag pirmahan ang isang draft special order na magbibigay ng dagdag kapangyarihan sa itatalagang Presidential Chief of Staff. Pero base sa kopya ng memorandum ni Enrile sa Pangulo, hindi rin niya inirekomendang pirmahan ni Marcos pati ang Administrative Order o AO No. 1 na bumubuo sa Office of the Presidential Chief of Staff. Magdodoble lamang anya ang ginagawa na ng ibang opisina sa ilalim ng Office of the President at magdudulot lamang ito ng kalituhan at iringan. Taliwas din anya ito sa naunang right-sizing mandate ng administrasyon na bawasan ang mga redundant na posisyon sa gobyerno upang makatipid ang pamahalaan at mabawasan ang red tape. Sa ilalim kasi ng AO1, kailangan ng Chief of Staff ng sariling staff, bukod pa sa Senior Deputy Chief of Staff at 2 Deputy Chief of Staff. Sa huli, pumasa ang AO No. 1, pero hindi ang draft special order. Si Attorney Vic Rodriguez na nagbitaw bilang Executive Secretary ang itinalagang Chief of Staff ng Pangulo. Sa aprobadong Administrative Order, ang Presidential Chief of Staff ay magsisilbing Presidential Strategist, Policy Advisor at Presidential Advocate at iba pang papel. Siya rin ang tulay ng Pangulo sa ibang sangay ng pamahalaan at otorisadong repasuhin ang mga polisiya at papeles bago pirmahan ng Pangulo. Palalawigin sana ng draft special order naman ang kapangyarihan ng Chief of Staff. Kung pinayagan ito ng Pangulo, maaaring pumirma ang Chief of Staff ng mga memorandum, kontrata at administrative documents. Otorisado rin sana ang Chief of Staff na magtakda ng mga utos, patakaran at pamantayan sa pagpapatakbo ng mga kagawaran, tanggapan at ahensya ng gobyerno. May provision ding maaaring madagdagan ang mga tungkulin at kapangyarihan ng Chief of Staff para maalalayan ng husto ang Pangulo. Hindi pa sumasagot si Secretary Angeles sa iba pang tanong kaugnay sa memorandum ni Enrile. Giit ni Enrile, administratibo ang pangunahing trabaho ng Chief of Staff na aasikaso sa pang-araw-araw na operasyon ng tanggapan ng Pangulo. Wala anya itong kapangyarihang magdesisyon para sa Pangulo o pumirma, magrebisa, mamahala o kontrolin ang anumang ahensya ng gobyerno. Di rin siya kinatawan o maaaring kumilos para sa Pangulo. Hindi naman ito ang unang beses na nagtalaga ng Presidential Chief of Staff. Ayon kay Enrile, 2 Chief of Staff ang nagsilbi kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tinawag noong Presidential Executive Assistant. Nagtrabaho si Aprodosio Lakyan bilang Chief of Staff ni dating Pangulong Joseph Estrada. 3 naman ang naging Chief of Staff ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sina Renato Corona na kalaunay naging Chief Justice, Rigoberto Tiglao at Mike Defensor. Matapos ang 5 taon, binuwag ni Arroyo ang posisyon ng Chief of Staff. Sinubukan din umano ni dating Pangulong Benigno Aquino III na buhayin ang pwesto ng Chief of Staff, pero hindi na ito natuloy. Dumalo si Enrile sa departure honors para kay Marcos sa NAIA Linggo ng umaga, ngunit hindi nagpaunlak ng tanungin ng media tungkol sa issue. Hindi naman sumipot si Rodriguez kahit nakabilang siya sa departure party ng Pangulo. Samantala, sinabi ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na ginagalang niya ang pasya ng Pangulo habang tumanggi namang magkomento ang kampo ni Senator Risa Ontiveros. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Sa
iba pang balita, iginiit ng Meralco na walang naging problema sa kanilang pasilidad sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ayon kay Joe Zaldariaga, Vice President at Head of Corporate Communications ng Meralco, walang naging problema sa pasilidad ng Meralco sa loob ng paliparan. Anya, ang mismong loadside facility ng NAIA 3 ang pumalya at siyang sanhi ng brownout noong Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Nilinaw din ng Meralco na agad silang rumisponde sa site pagkatanggap ng report ng power outage. Kahit na ibalik na ang power supply, nanatili pa rin sa NAIA 3 ang kanilang mga empleyado para tumulong na maisaayos ng mga airport engineer ang nakitang problema sa kanilang pasilidad. Samantala, kinumpirma ng Cebu Pacific na balik normal na ang kanilang operasyon. 30 flights ang naapektuhan ng 7 oras na brownout sa NAIA 3. Nailigtas naman ng isang fan ang kanyang lolo sa tulong ng napanood niyang eksena sa seryeng Too Good to Be True. Natuwa naman ang bidang si Catherine Bernardo na inspired na pagbutihin pa ang pagganap sa kilig serye. Nagpapatrol, Daniel Krishnan. Nagbalikan na lang po muna lahat ng meetings ni lolo, sir. Personal nurse ang karakter ni Catherine Bernardo na si Ali sa hit seryeng Too Good to Be True. Gagawin ko lang po yung fast method. Excuse me lang po, Miss Jet. At isa sa eksenang ginamit niya, ang fast method, na magpakita ng sintomas ng stroke si Lolo Hugo. Ang fast method, o facial drooping, arm weakness, speech difficulty, at time to call. Ang eksenang ito sa serye ang nakatulong na magsalba ng buhay. Labis ang pasasalamat ng netizen na si Camille De Chavez dahil agad na isugod sa ospital ang kanyang Lolo Ising. Nakumpirma nilang na stroke ito nang gamitin niya ang ginawang FAST method na ginamit ng karakter ni Catherine. Nagpapasalamat po kami dun sa lahat ng buo ng show kasi nakatulong po kayo. Nalaman po na na-stroke nga po siya, so nilipat po siya sa ibang ospital para mas-scan. And then, na-confine po siya agad. Ayon sa internist cardiologist at health reform advocate na si Dr. Tony Leachon, importante ang bilis na pagtugon sa isang taong nakitaan ng sinyalis ng stroke, kabilang ang pagbagsak ng isang bahagi ng mukha, panghihina ng braso, at hirap magsalita. Napakahalaga na malaman natin kung isang pasyente ay nagkakaroon po ng stroke. At yan po ay mapapatunayan po natin na ang maigsi na acronym or infographic sa ating utak or memory ay makakatulong po. So ito po ang FAST. Okay. So ang mga pasyente po na may hypertension, naninigarilyo, may nunaalak, may katabaan, ay biglang sumakit ang ulo or nagpresent po with the following signs and symptoms, siya po ay maaaring meron pong stroke. The faster na madala kaagad sa ospital ang pasyente, ay mas malaki ang probabilidad na marireverse kaagad po ang stroke. Nagpaabot naman ang mensahe sina Catherine at Danielle kina Camille at Lolo Ising. Una-una ko siya nakita, sobra akong na-touch kasi yun naman kasi yung gusto namin mangyari. Of course, sa lahat naman ng show sa ABS, yung makatulong at maging helpful yung mga ginagawa namin. Dagdag ni Catherine, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit mas pinagbubuti nila ang paggawa ng serye. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Tuloy na ang paghihiwalay ng Maguindanao sa dalawang probinsya. Landslide ang panalo ng yes votes na pabor sa paghahati. Nakatakda namang umpisahan ang 60-day transition period para sa paglalatag ng mga bagong posisyon. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Dire-diretsong inaakyat sa Provincial Canvassing Center sa Kapitolyo ng Maguindanao sa Buluan ang bawat ballot box na dala-dala ng mga municipal canvassers. Laman nito ang Certificate of Canvass o COC ng mga boto sa plebisito noong Sabado. Inabot ng gabi ang mga bilangan sa 36 na munisipyo sa probinsya. 18 bayan ang nakapaghatid ng mga COC sa Buluan pagsapit ng hating gabi. Kinaumagahan, sinimulan na ng Provincial Board of Canvassers ang sesyon. Simula pa lang, malaki na ang lamang ng yes votes. Tanghali, nahinto ang canvassing dahil hinintay ang dalawang huling COCs.
Pinalakpakan ang mga nagdala ng COCs mula sa UP at South UP na nasa kabila pang bahagi ng probinsya. Halos 4 oras ang binyahin nila papuntang Buluan. At matapos bilangin ang mga huling boto. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim to ratify the division of the province of Maguindanao into 2 provinces. Landslide o higit 99% ng mga boto sa plebisito ang pumabor sa paghahati ng Maguindanao. Mahigit 5,000 o wala pang 1% ang no votes. Batay sa resulta, walang bumoto ng hindi sa paghahati ng probinsya sa 8 bayan sa bubuing Maguindanao del Sur. Samantala, may kaisa-isang boto para sa hindi sa Dato Odin Sinsuat na magiging kabisera ng Maguindanao del Norte. Alinsunod sa niratipikang batas, 12 bayan ang papasok sa mabubuong Maguindanao del Norte. 24 na bayan naman, kabilang ang kabisera na Buluan, ang bubuo sa Maguindanao del Sur. Kung manali yung East, makatulong niya sa mga tao. Baka makatulong sa aming mga tao na mga maliliit. Halos 70% ng mga botante ang bumoto noong Sabado, na ayon sa COMELEC ay ang pangalawang pinakamataas na turnout sa isang plebisito sa Pilipinas. Natala rin ang pinakamaraming bilang ng bumoto sa plebisito sa mahigit 700,000 tao. Patunayan niyo po na ang mga mamamayan ng Maguindanao ay hindi nagkamali sa pagboto nila ng resounding yes sa hatian para sa 2 probinsya. 80% turnout for this plebiscite is really surprising. Alam naman natin dito, no, yung mga political families exercise a lot of influence sa constituents nila. Sa tingin natin is parang yung mga patronage and patriarchal societies, di ba? So parang dependent din yung mga constituents sa kanila. Tingin ng COMELEC, kayang gawin sa mga susunod na eleksyon sa Maguindanao ang mapayapang plebisito. I am very confident that can be replicated as long as the preparation is also replicated. For this event, we prepared as early as July. Dumalo sa proclamation ang mga opisyal ng probinsya, kabilang sina Governor Bay Maria Mangundadatu at Vice Governor Bay Aini Sinsuat na magiging gobernador ng 2 mabubuong probinsya. Ayon kay Mangundadatu, posibleng hindi pa mabubuo ngayong taon ang 2 bagong probinsya. Magsisimula na ang 2 buwang transition period para sa paglalatag ng mga bagong posisyon sa mga bagong gobyerno at paglaan ng pondo para rito. At magtulungan ang probinsya, magtulungan ang rehiyon. Wala pong imposible, hindi natin maiangat ang buong lalawigan, ang buong rehiyon ng Bangsamoro. May stigma ang Maguindanao as a whole. So i-uplift ho natin yon at babaguhin natin into a better Maguindanao. Itinuturing man na makasaysayan ang naitalang bilang ng mga bumoto at kawalan na karahasan sa plebisitong ito, ang susunod na hamon naman sa mga magiging leader ng mga bagong probinsya ay ang maibaba sa mga residente ang pag-unlad na pinangakong dadalhin ng paghahating ito. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News, Maguindanao. Nagbigay pugay kay Queen Elizabeth II ang kanyang 8 apo sa tradisyonal na Vigil of Princes. Dumating na rin sa UK ang ilang heads of state para sa state funeral sa Lunes. Mula London, nagpapatrol Europe at Middle East Bureau Chief Rose Eclarinal. Ilang araw nang nakaburol ang labi ni Queen Elizabeth II sa Westminster Hall. Pero walang patid ang dating ng libu-libong nakikiramay at pumipila para masilayan at magbigay pugay sa kanya sa huling pagkakataon. Galing pa ang ilan sa iba-ibang bahagi ng United Kingdom. Ang iba, nag-leave pa sa trabaho. I'm supposed to be working today but I had a time off just to be on this queue. Walk all the way to Tower Bridge just to get this wristband. And they're just gonna talking. It was fun actually. We're both tired but it's worth it. Yeah, it's worth it. Siya lang ang alam kong queen since dumating ako dito sa UK. Kundi naman din sa kanya, hindi naman din kami makakapunta rito. Pero ako yung mga first batch ng POEA na 20 years ago because the government here hired
government to government. So ako yung mga first batches. Dito mismo, sa tinayuan ng mga Pinoy ilang oras matapos ang kanilang pagpila, sorpresang dumating si King Charles at Prince William para magpasalamat sa mga narito. Noong Sabado ng gabi, pinangunahan ni Prince William ang traditional na Vigil of Princes kasama ang iba pang apo ng namayapang reyna, ang kapatid na si Prince Harry, Sarah Tindall at Peter Phillips, mga anak ni Princess Anne, Princess Beatrice at Princess Eugenie, mga anak ni Prince Andrew, at Lady Louis Windsor at James, Viscount Severn, mga anak ni Prince Edward. Dahil non-working member ng royal family si Prince Harry, binigyan siya ng amang si King Charles III ng special dispensation para maisuot ang kanyang military uniform. Sa loob ng halos 15 minuto, nakita ng mundo ang pagbibigay-pugay sa reyna ng mga taong pinakamalalapit sa kanya. Ilan naman sa head of states na dumating at nagbigay-pugay sa reyna, sina Canadian President Justin Trudeau at Australian Prime Minister Anthony Albanese. Nag-host din ang Buckingham Palace ng reception para sa Governors General of the Realms at Prime Minister. Ito ang mga bansa ng Commonwealth na dating hawak o nasasakupan pa ng Britanya. Isa sa mga bansang ito ay kinikilala si Queen Elizabeth bilang kanilang sovereign o head of state. Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Hindi lang naghihigpit ng sinturon ng ilang negosyante dahil sa paghina ng piso kontra US dollar na sumadsad na po sa pinakamababang level na 57.43 nitong Biyernes. Dumidiskarte na rin sila para tuloy ang operasyon ng kanilang negosyo. Nagpapatrol, Rainil Pawid. Inaangkat pa mula Amerika ang mga karne, pampalasa at espesyal na kahoy na pang-ihaw ng restaurant na ito sa Quezon City. Pero dahil sumadsad sa pinakamababang halaga na 57 pesos at 43 centavos kontra dolyar, lalo pang lumaki ang kanilang puhunan. Kaya gumagawa na lang sila ng paraan para hindi masyadong mabigat ang labas ng pera. Gitawad namin ng paraan kung paano kaming makapag-order ng bultuhan so we can save more. Because alam nyo naman sa industry natin, when you order in bulk, you get discount. So ang style namin, order what is needed, like may buffer lang kami ng few weeks, and then tsaka kami order ulit. Ayon sa ekonomistang si Professor Ogie Arsenas ng University of the Philippines, dalawang bagay lang ang posibleng pagpili ang gawin ng mga importer upang mapanatili ang negosyo. Liliit ang kanilang profit or ipapasa nila yung pagtaas ng cost na yon sa consumers o sa customers nila, which means tataas ang presyo. Kasi kapag ka, let's say, no, sinabi ng negosyante, oh, ayoko na sanang taasan, liliit naman yung kanilang profit, which will reduce yung profitability nila. Mari silang magsarap. Napangingiti naman ang pamilya ng ilang overseas Filipino workers sa mataas na palitan ng dolyar. Para masulit at makatipid, buwanan kung mamili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Mas tipid kasi nga, andyan na lahat eh. Hindi ka nabibili. Kapag ka pa isa-isa ka nang bili sa labas, mas mahal. Binibili ko ng gamot, gatas, tapos yung mga prutas nga kasi importante sa katawan ko yun. Ayon kay Professor Arsenas, magandang kaugalian ang pagbibigay prioridad sa food budget. Pero huwag ani ang pasisilaw sa laki ng palitan at mauuwi sa sobra-sobrang pag-iimbak ng bilihin. Kapag ka nag-surge ang demand, which is gagawin ng iba, no, parang mag-hoard sila, kasi marami silang remittance, mamimili sila ng sobra dun sa kailangan nila in anticipation of higher prices. But that would lead to extraordinary rise in price. Hindi rin umano nangangahulugang pag mataas ang palitan ay mas maraming katumbas ang piso. So kung dati, 50 pesos lang ang bawat dolyar, naging 57, pero nung 50 pesos naman, ang inflation ay 1%, tapos ngayon ay 5%, di wala rin. Pagpasok ng 2022, humina ang piso ng 6 pesos at 41 centavos o 12.6% kumpara sa dating peso-dollar exchange rate na 50 pesos at 99 centavos sa pagtatapos ng 2021. Rainiel Pawid, ABS-CBN News.
Lagpas 400,000 deboto ang dumagsa sa fluvial procession para sa pista ng Peña Francia at El Divino Rostro sa Naga City. Binigyang diin sa tinaguriang pinakamalaking Marian event sa Asia ang panawagan ng Santo Papang pairalin ang pag-ibig at malasakit sa kapwa. Nagpapatrol, Jonathan Maestrado. Dalawang taong hindi pinayagan ang malalaking aktibidad kaugnay ng pista ng Birhen ng Peña Francia at El Divino Rostro dahil sa pandemya. Kaya ang taga Camarines Norte na si Michelle bumisita na rin sa Peña Francia Museum, anya, dahil sa debosyon sa inang Peña Francia, nalagpasan niya ang matinding lungkot na dulot ng pagpanaw ng anak dahil sa leukemia. As in, sobrang dami ko nang hiningin intercession kay ina na parang gumagaan yung pakiramdam ko pagka nagdadasal ako sa kanya. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, sabik ang mga deboto na mapanood ang fluvial procession ni Inang Peña Francia at El Divino Rostro. Hindi napigilan ang siksikan at balyahan ng mga deboto para makalapit sa mga imahen. Nagmula ang foot procession sa katedral, papuntang Reina del Bicol Landing sa Naga River. Doon naman nagsimula ang fluvial procession pasado alas 4. Ayon sa Archdiocese of Cáceres, binawasan ang bilang ng sakay ng pagoda ni ina para masunod ang health protocols. Bukod sa mga obispo ng 6 na Bicol Diocese, sakay rin nito ang health workers na kinakatawan ang 92 parishes ng Archdiocese of Cáceres. Pagkilala ito ng simbahan sa sakripisyo ng medical frontliners. This time kasama na kami dun sa pagoda. No? Parang pakiramdam namin, mas nabigyan kami ng mas higher na importansya ngayon. Bit-bit ang mga puting panyo. Nag-abang ang maraming deboto sa tabing ilog at mga tulay. Sa Colgante Bridge, inalala ang 138 na deboto na nasawi sa pagguho ng tulay noong September 16, 1972. Bahagyang naantala ang prosesyon dito matapos tumukod sa pagoda ang isang bangka. May muntik pang maipit. Viva el Divino Rostro! Pasado alas 6 ng gabi, dumating ang pagoda sa Basilica Minore kung saan idinaos ang misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula Jr. Tema ng pista ang panawagan ni Pope Francis na Synodal Church na nais basagin ang kultura ng pagiging makasarili at magkaisa para sa pag-ibig, malasakit at pagkakaunawaan. Listen to Almighty God. Listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ayon sa Peña Francia Interagency Task Force Joint Operations Committee, nasa 430,000 ang dumalo sa prosesyon. Idinaan naman sa pencil sculpture ni Renz Guevara Kalalo ng Calabanga, Camarines Sur ang kanyang debosyon sa Birhen ng Peña Francia. Jonathan Maestrado, ABS-CBN News. Matapos salakayin at ipasara ng mga otoridad ng isang pogo company sa Angeles City, Pampanga kahapon, nadiskubre ang mahigit 200 dayuhang nagtatrabaho sa ilegal na online pasugalan. Nagpapatrol, Gracie Rutao. Nakapaskil na ang notice of closure sa labas ng opisina ng isang pogo company sa Angeles City, Pampanga. Kasunod dito ng pagsalakay ng DILG sa pangunguna ni Secretary Benjamin Abalos Jr., mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group, PAGCOR at barangay officials sa Angeles City, Pampanga kahapon. Bukod sa umano'y illegal na operasyon ng pogo company, sangkot din ito sa umano'y pagdukot sa isang Chinese at kasong human trafficking sa higit 40 foreign nationals noong September 14. Bukod pa sa mahigit 40 Chinese na inabutan sa opisina, natuntun din ng mga otoridad ang nasa 190 foreign nationals sa isang hotel. Ito'y matapos sundan ng ilang nagtangkang tumakas na pogo worker.
During the police operation ay nag-attempo itong mga natsyempohan po na 42 foreign nationals na umalis. Pumunta po sila doon sa sinasabi kong hotel at nung sila po ay sinundan po doon ng ating mga pulis ay napag-alaman po na meron pa nga pong 190 foreign national na kasalukuyang nanunuluyan doon sa hotel na yon at napag-alaman nga natin na pare-pareho pong empleyado po nitong POGO. Hindi rin dokumentado at walang passport na hawak ang ibang dayuhan. Kaya palaisipan sa DILG kung paano nakapasok at nakapagtrabaho ang mga dayuhan sa POGO Company. How can they have a working visa when it is an illegal company? Some of them have lost their passport, others hawak daw ng iba. So we have to dig into this kasi we must also protect them. Kawawa naman. Ayon sa PNP, na-turnover na sa Bureau of Immigration ang mahigit 4 na foreign nationals na inabutan sa opisina habang ang 190 na inabutan sa hotel ay isinailalim sa documentation. May mga taga Myanmar pa po dito, mga taga Vietnam. So kasalukuyan man ay iniintay po natin yung datos para malaman po yung mga nationality nito. And as soon as matapos po yung documentation ay ita-turnover din po sila sa BI. Panawagan ni Abalos na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may mapansing kahinahinalang aktibidad sa inyong lugar. Grace Rodao, ABS-CBN News, Pampanga. Muling naungkat sa Senado ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa gobyerno tulad po ng mga regular na hindi tumataas ang sweldo o napupromote. Nabulgar din ang issue ng libo-libong contractuals na hindi pa rin maregular, gayong libo-libo rin ang mga bakanting regular na posisyon sa gobyerno. Pinag-aaralan naman ng Civil Service Commission ang point system para matuldukan na ang ganitong sitwasyon. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Kakaunti man nagprotesta sa harap ng batas ang pambansa ang mga miyembro ng grupong Kawani laban sa kontraktwalisasyon o kalakon. Umaapila sila sa Kongreso na magpasa ng batas na otomatikong magre-regular sa contractual workers sa gobyerno at magtataas sa kanilang minimum wage sa 25,000 pesos. Isa sa nagprotesta si Alan Balaba, leader ng asosasyon ng mga empleyado sa DSWD. 33 taon ng regular sa kagawaran pero 13,000 pesos pa rin ang sweldo. May mga 10 years above na po yung mga kanilang muwa sa contractual ay hindi pa po nare-regular hanggang sa ngayon. Meron pa nga pong inabot na ng retirement pero nag-retired siya na contractual pa din. Wala po. Sa kaso naman ni Ryan Guliman, 10 taon na siya sa Philippine News Agency pero contractual employee pa rin. Gusto rin niyang ma-regular sa trabaho pero 3 beses nang nabigong maipasa ang civil service exam. Di tuloy siya makakuha ng eligibility na kailangan sa gobyerno. Nasa 14,000 pesos ang buwan ng sahod ni Guliman. 2 beses kada taon nire-renew ang kontrata ni Guliman basta pasado siya sa Individual Performance and Commitment Review o IPCR. Pinunan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na batay sa nakuha niyang datos, mahigit 170,000 pwesto sa labas 1.9 bilyong posisyon sa gobyerno ang mananatiling bakante sa 2023 dahil hindi civil service eligible ang mga aplikante. Mahigit 642,000 din umano ang mga nagtatrabaho sa gobyerno na naka-job order o contract of service pa rin. Marami umano rito lampas 15 taon na sa ganung estado. Marami ring posisyon sa plantilla ang nananatiling bakante. Pinakamarami sa DepEd, DOH, DPWH, Department of Agriculture, DENR at Department of Agrarian Reform. When we were pushing for the security of tenure law, if you recall, Mr. Chairman, everybody say the government is the number one violator. So why are we asking the private sector to implement itong security of tenure? Sinabi naman ni CSC Chairperson Carlo Alexi Nograles sa Kamara na plano na nilang idaan sa point system ang pagre-regular ng empleyado. Ang mga JOs at COS na matagal na, ilang years na po nagtatrabaho sa government offices ay magkaroon ng plus points sa civil service exam. So they still need to take the civil service exam and kung ano man yung hindi sila makapasa because hindi sila nakaabot ng 80. But because my number of points equivalent to the number of years served, then i-add namin yun sa kanilang raw score
sa civil service exam. At that gives them more chance na tumama sa 80%. Positibo ang pagtugon dito ng ilang empleyado ng gobyerno. Okay din po sana kung mas bibigyan ng bigat yung years of service. Malaking tulong po sa mga nagtatry makapasa sa civil service. Pero nilinaw ni Nograles na sakaling maipatupad ang point system, hindi tuluyang mabubura ang JO at COS items sa gobyerno. Kasama na rin sa pag-aaralan ng komisyon ang mga reformang tulad ng flexible work arrangements, digitalization at kalidad ng serbisyong mas sumasandig sa tao. Sherian Torres, ABS-CBN News. Samantala, umaasa ang Civil Service Commission na patuloy na bubusisiin sa Senado at Kamara ang kanilang panukala sa usapin ng Contract of Service o COS at Job Order o JO Workers. Sa harap ito ng datos na lumitaw sa Senate hearing na daan-daan libong government workers ang nananatiling COS o JOs dahil hindi makatugon sa civil service requirements. Paliwanag sa teleradyo ni CSC Commissioner Eileen Lizada, ang COS at JOs ay hindi itinuturing na empleyado ng gobyerno kahit pa kadalasang ang ibinibigay sa kanilang trabaho ay para sa plantilla position o yung mga may specific functions at qualifications. Sabi pa ni Lizada, may kinalaman ito sa tinatawag na preference rating sa ilalim ng special laws at CSC issuances. Umaasa si Lizada. Samantala, pinag-uusapan na rin lang ang mga trabaho sa gobyerno. Mahigit 3,000 posisyon ang iaalok sa Government Online Career Fair ng Civil Service Commission simula bukas, September 19 hanggang Setyembre 23. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, may eligibility man o wala ay pwedeng mag-apply. Regular din ang mga posisyong iaalok. Ang 5 araw na online career fair ay bahagi ng selebrasyon ng 122nd anibersaryo ng Civil Service Commission. Lunes na naman bukas, kaya excited ang maraming estudyanteng pumasok sa eskwela. Bakit nga ba hindi? Eh kung si teacher, kinakarir ang ilang gimmick sa classroom para mas madali at masaya ang pag-aaral ng mga bata. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Hello! Mas masigla ang lesson sa letter sounds at pagbibilang ng mga estudyante ni Teacher Consolacion Ruth Madayag ng San Isidro Elementary School sa Tampakan, South Cotabato. Dahil sa isang puppet, nag-alaventriloquist si teacher para makuha ang interes ng mga bata. Aprob ito sa mga magulang na nagsabing mas mabilis na natututo ang kanilang mga anak at lagi nang excited pumasok. Napapaindak naman ang mga estudyante ng isang elementary school sa Bonifacio Misamis Occidental sa pagpasok nila sa classroom. At sino naman ang hindi gaganahang pumasok kung ang kanilang the moves tila sinusuklian ng paalmusal at pa-vitamins pa ni teacher. Mula sa sariling bulsa ni teacher ang pinambibili ng pagkain at vitamins. Sa Tagos, Rigao del Sur, ibinida ni Bayan Patroller Teacher Ken ang kanyang mga idinrowing para mas maintindihan ng kanyang mga estudyante ang leksyon. Bukod dito, nag-effort din si Teacher Ken sa pag-translate ng learning materials sa Bisaya na kanilang mother tongue. Hanga sa drawing ni Teacher Ken ang mga estudyante at mas naiintindihan nila anila ang lessons dahil sa nakabisaya ito. Patok din sa mga estudyante ang gimmick ng Bayan Patroller at teacher na si Neri Songko ng San Jose del Monte, Bulacan. Sinalubong kasi niya ang pagbubukas ng klase bilang si Queen Elsa ng animated film na Frozen. Nang mga sumunod na araw, nag-alas Snow White naman si Teacher Neri. Approve sa kanilang principal ang gimmick ni Teacher Neri dahil nakatutulong umano ito na mabawasan ang separation anxiety ng mga estudyante. Top Greet and Be My Friend naman ang pang-welcome na bati sa kanyang mga estudyante ni Teacher Danielin Espinola ng Zaragoza Central School sa Nueva Ecija. Pipili ang estudyante ng paraan kung paano nila babatiin ang kanilang teacher. Ito ang paraan ni Teacher Danielin para maiparamdam ang pagmamahal sa kanyang mga estudyante. Malaki din aniya ang naitutulong nito para ma-improve ang social skills ng mga bata.
Jervis Manahan, ABS-CBN News. Lianig ng malakas na lindol ang southeastern part ng Taiwan. Ngayong pasado alas 2 ng hapon, unang naitala ang magnitude 7.2 na pagyanig, pero ibinaba rin ito ng US Geological Survey sa magnitude 6.9. May mga naiulat na nagibang gusali, pero sa ngayon, wala pa naman pong naitatalang namatay sa insidente. Sa lakas ng pagyanig, nag-issue ang Japan ng tsunami warning, pero kalaunan ay binawi rin. Dito sa Pilipinas, wala naman nakikitang banta ng tsunami ang Fivox. Kahapon po, nakaranas din ng magnitude 6.6 na lindol ang parehong rehiyon sa Taiwan na nagdulot ng bahagyang pinsala. Kapamilya, nami-miss nyo na ba ang mga Christmas Carnival o yung mga peryang nagsusulputan tuwing magpapasko? Sa Cavite City, binuksan na ang Level Up na perya. Live mula Cavite City, nagpapatrol Jeffrey Hernaez. Jeffrey, bakit Level Up? Ano bang mga rides ang meron dyan? Zen, alam mo, Level Up dito dahil hindi tulad ng iba pang mga perya dito. Naku, ang daming rides. Tulad na lamang nito nga roller coaster, Ferris wheel at marami pang iba. At alam mo ba, Zen, kumpleto din dito yung mga laro na ating kinalakihan sa mga perya tuwing magpapasko. Ramdam na ang paparating na Pasko dito sa Cavite City. Binuksan na kasi ang Cavite City Grand Carnival. Tampok ang iba-ibang rides na perfect para sa buong pamilya. Wala nang tigil ang Christmas songs. Kumukuti-kutitap din ang mga ilaw tuwing gabi. Kaya dagsa ang mga residente maging mga taga-Karatig probinsya. Si Mia Lin, dumayo pa para ma-experience ang Level Up na perya. Ramdam na po namin yung Kapaskuhan. Kasi po mas nag-enjoy yung mga bata po since nagdaan po tayo sa pandemic. Parang ang saya po ngayon. Tuwang-tuwa naman ang taga Cavite City na si Zoe na may pasyalan sila ng pamilya at mga kaibigan ngayong magpapasko. Ito ko yung matayang manero po kasi ngayon lang ulit nagka-perya after ilang taon. Ilan sa maaaring sakyan dito ang Ferris wheel na perfect bonding para sa pamilya at magkakabarkada. Parang hinuhugot po yung kaluluwa namin. Masaya sobra. Para sa mga gustong relax lang na ride at pwede ring mag-selfie at goofy, dito ka na sa carousel. Kung todong thrill naman at tipong mapapasigaw kayo sa saya ang hanap, subukan ang Vikings ride na ito. Sobrang saya ng feeling, lalo na pagka sobrang taas na. At syempre, hindi mawawala ang mga tradisyonal na larong pamperya tulad ng board game na ito na kung swerte ka sa paghagis ng piso, tiyak ang panalo. Maaari ring makabili ng mga murang laruang pangregalo. Iniimbitahan din po natin lahat ng ating mga Karatig bayan at sa mga young at heart na gustong maka-experience ng ating perya. Pumunta po kayo dito sa lungsod ng Cavite at may experience niyo po ang isang napakaganda at napakasulit puntahan na Grand Carnival. Zen, para sa mga nais ma-experience ito nga Grand Carnival dito sa Cavite City, bukas na ito ha, na nga alas 3 na nga hapon, tuloy-tuloy na iyan, hanggang gabi, wala daw sarahan, hanggang nga may tao pa sa loob ng perya. Zen? Okay, maraming salamat. Enjoy ha, Jeffrey Hernaez. Alright, ayan, at magsuot ng face mask. May nakita tayo, ha? Oo. Hindi na lang face mask, ha? Magsusot pa rin. Correct. Kahit yan ay ano, outdoor... Outer space? Outdoor space. Naging o yan, linaw nun, ha? Outdoor space. Ang sinabi. Alright. Pag masikip pa rin, mask pa rin. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 98 days na lang, Pasko na! Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.